So guys, schedule natin Suzuki Celerio Gen 1. Ito po ay 2009 model, so 14 years na siya. So first time lang daw tuma-PMS, so asahan na natin na marami tayong makikitang mga ano rito, mga palitin dito. Suzuki Celerio po ang unit natin. Ito po ay 2009 model, so 14 years na. Gen 1 Suzuki Celerio. So ito po, test drive na po natin kanina to. Mga problema po nito doon sa test drive natin, mga under chassis, so medyo makalampag na yung ating mga under chassis nito. So ngayon, i-double check natin kung ano yung ating mga papalitan dyan. So ito, isa, pagbukas natin ng hood, nakita natin valve cover gasket, yan, mapapansin nyo, yan, nagli-leaks na, medyo malakas na yung leaks nya, valve cover gasket. Yung belt nito mukhang napalitan na. Ah, yung belt niya. Pero che-check pa rin natin yan. Double check natin yan mamaya. So, itong brake fluid, coolant, hindi pa nakapagpalit niyan si ma'am. Tapos, ATF, yan. So, yan, babaklasin natin. Tapos, dito naman sa ila, ayun, meron na nga, oh. Ayan, meron na, may mga pitak-pitak na yung bushing niya. Suspension arm. Yung stabilizer, yan, may mga bitak-bitak na. Stabilizer ring. Isa na sa mga papalitan niyan. Kasi nga 14 years na. Tapos itong, naku, meron din dito. Sa transmission. May leaks din yung sa transmission. Check natin mamaya sa ilalim kung saan, baka sa crankshaft oil seal o dito sa ano lang, dito sa hindi lang nahigpitan yung pinakailalim nito. Ayan, baka nagpalit na, hindi lang nahigpitan masyado. Check din natin yan. Tapos meron tayong pulte kanina. May pulte tayo sa pag-scan natin, ABS dito sa right side. Ayan. Dito may problema sa right side, yung ABS. Linisin natin to. Linisin natin. Makakalinis lang kailangan ito. Oh, okay naman yung wiring dito. Ah, nag-rewiring na sila. Rewiring ba to? Ah, okay, nilagyan lang ng ang init. Nilagyan lang ng ano, ng cable, pa electrical tape. Pero malamang ano na to, oh. Electrical to, may problema nito. Ito, sa wiring na to. Yeah, tingnan nyo guys, oh. Sobrang, first time lang magpa-PMS ni ma'am. Simula nung nakuha niya to. So, tingnan nyo, sobrang kinalawang na yung rotor. Oh, kapal, oh. So, brake pad lang yung napapalitan pa dito. So, dito sa kabila, same din. Mapapansin nyo, yung bushing, puro bitak-bitak. Suspension arm bushing niya. Tapos, yung ito rin, bitak-bitak rin, oh. Stabilizer bar. Ito rin. Ito, kinalawang na rin, oh. Brake drum. Kinalawang na rin yung brake drum. Magugo. Marami na rin pulte ito. Kanina sa scanner natin, ABS, tsaka yung may isa pang pulte dun sa ECU. So yung ano niya, yung airbag, nakalabas na rin sa dashboard. So medyo marami-raming problema dito kay sa sasakyan ni ma'am. Guys, check natin dito yung leaks dito sa ilalim. Yan ito, yan may leaks, oh. May leaks yung dito, yan sa transmission, sa oil pan. Ito. So check natin yung yung ATF bago pa. Yan ito, may leaks. Ito yung mga leaks, yan. Ito, check natin yung tagas. Dito lang natin makikita sa gilid, eh.
wala naman dito sa gitna. Dito wala naman dito. Ito tubig lang to eh. So ito, i-check natin mga tornilyo kung nahigpitan nyo. Mapapansin nyo guys, oh. Oh. Ang lambot. Hindi nila nahigpitan. Hindi nahigpitan yung nagpalit. Yung mga tornilyo dito kaya nag-moist o nag-leaks. Ayan oh. Oh, nakailang ikot na ako. Oh, tatlong ikot. Dito. Yan, limang ikot. Dito. Lahat hindi mahigpit. Walang higpit lahat dyan. Nagparit sila. Siguro nakalimutan nila higpitan to. Yan o. Lahat walang higpit. Nagkataon to, ubus to. Sa katagalan mo, ubus yung fluid. Oh, lahat. Lahat ng tornilyo. Higpitan ko lang guys ha. Higpitan ko lang lahat ng tornilyo. So okay na guys, higpitan ko na lahat ng tornilyo, yan palibot. Hindi nila nahigpitan. So ang kumakapit dito ay yung beta gray lang. Kaya hindi, kaya dito lang yung nagtagas. So yun, yung nagpalit, hindi nahigpitan. So, ay 2017 pa. So ito, nagkakabitak-bitak na. Kaya may bitak na. Check natin sa kabila. Ah ito, yan, may mga bitak na. Ito na ha, oh. So may mga bitak-bitak na, so kailangan na palitan to. So ito guys, yan, pwede na palitan tong gulong kasi expired na. Apat.